بسم الله الرحمن الرحيم. Huwag ninyong siraan ang kalupaan pagkatapos itong ayusin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahat ng uri ng kasiraan, pagnanakaw, pagpatay, panluloko, pagbibenta ng droga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh para sa mga kapatirang Muslim at magandang gabi po sa ating mga kababayan. Ang paksa po na ating tatalakayin sa gabing ito, sino po ang kriminal? Sino ba ang kriminal? Mapansin natin sa panahong pangkasalukuyan, sa media, sa internet, Facebook, Twitter, Instagram, napakaraming relihiyon na sinisiraan nila ang Islam. Bago lamang may kumalat na naman video galing sa Pilipinas, ang Muslim, sinasabi niya, kriminal, mamatay tao, naumugot ng ulo. Ito yung sinasabi. At minumura pa, subhanallah, napakasakit pakinggan. Kababayan, kung babalikan natin ang history sa Roma at sa Europe, nagkaroon ng digmaan ang dalawang malalaking, ang malakas na bansa na ito at napakaraming napaslang, napakaraming namatay at napakatagal ng digmaan na ito. Ang naglaban, hindi mga Muslim, mga Katoliko, Roma. Nagpatayan sila. Dumanak ang dugo. Bata, babae, matanda na matay. Yung mga nakapag-aral ng history, alam ko ito. Bakit hindi nila sinasabi na yung panahon noon, ang relihiyon na yan, ay mga kriminal din? Dahil ngayon, sinasabi lang, mga Muslim, mga matay tao, mga kriminal. Oo, nung una, hindi na paningin ko sa mga Muslim, lahat mamamatay tao, mga kriminal. Babalik tayo sa Pilipinas. Lahat tayo, alam natin, ang pinakamalaking kulungan sa Pilipinas ay ang bilibid sa Muntinlupa. Anong relihiyon ang pinakamaraming nakakulong dito? Mga Muslim ba? O anong relihiyon? Pag sinabing kriminal, mga kapatid, hindi lamang mamatay tao. Kahit ang pagnanakaw, maaari sabihing kriminal yan. Ang nagnakaw, ang naipagtalik sa hindi asawa, ang nang-rape, kriminal yan, uri ng krimen, ang ginawa niya, karumal-dumal. Ang Islam, sinabi sa banal na Quran, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kinausap niya ang mga Muslim. Asan sila? Huwag ninyong siraan ang kalupaan pagkatapos itong ayusin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahat ng uri ng kasiraan, pagnanakaw, pagpatay, panluloko, pagbibenta ng droga, anumang kasiraan yan, kahalayan, ipinagbabawal ng Islam. Kung mayroong man nagsasabing Muslim na nakagawa ng anumang krimen na iyan, huwag niyong idamay ang relihiyon. Dahil ang Islam ay naguutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan. Ang ibang relihiyon, sinasabi kapag ang isang tao na nakagawa ng kasalanan, sabi niya, kriminal ay Muslim. Relihiyon ay dinamay niya. Mga kababayan, mayroon ba tayong nabalitaan na ama, sarili niyang anak, ginahasa niya, nabuntis niya? Muslim, meron ba? Kapatid niya, nanay niya, pinatay niya, meron ba? Kaya mga kababayan, huwag natin siraan ang Islam kung hindi natin alam. Manahimik lamang tayo, bagkus mag-aral tayo. Ang mga Muslim, ipinagbabawal sa kanila na murahin ang mga hindi mananampalataya. Kung mayroong Muslim nagmura sa iyo, sinaktan ka, huwag mong idamay ang relihiyon niya. Dahil hindi mo alam kung ano ang mayroong aral sa pananampalatayang Islam. Ang sabi ni Allah sa banal na Quran, وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Huwag ninyong mumurahin, sabi ni Allah. Sa lahat ng Muslim, dapat alam ito. Huwag ninyong mumurahin
sila na mga hindi sumasampalataya kay Allah dahil mumurahin nila si Allah na wala ng galit sa kanilang mga puso na hindi nila nalalaman. Kaya isa rin sa mga kamalian kung bakit nakakagawa ang mga hindi Muslim nakapag-isip ng hindi masama ng masama sa mga nananampalataya dahil din sa ginagawa ng mga Muslim. Ito ay kakulangan din natin mga kababayan na Muslim. Dahil sa pagkukulang natin, pagmumura natin, yung paggawa natin ng masama, nadadamay ang ating pananampalataya. Ito yung sinabi ni Allah. Nangyayari nga ngayon. Subalit para naman sa mga taong naninira sa Islam, huwag po natin siraan ang Islam. Pag-aralan natin ito. Sinasabi niyo mga Muslim, kriminal, ano ba yung sinisira, ano bang butas ang naiisip natin sa Islam? Ang butas lamang na nakuha natin sa Islam, ang mga Muslim ay mamatay tao. Subalit ang ibang pananampalataya, pumapatay. Kamag-anak mismo. Hindi lamang yun, mga religion. Tapos may ibang relihiyon na gumagawa ng mga pelikulang kahalayan. Subhanallah. At anong relihiyon ang nagpapahintulot na sa lalaki sa lalaki maaaring ikasal, mag-isang dibdib? Inutos ba ng Islam yan? Kahit tayo hindi kayang arukin ang ating isipan yan. Sa Pilipinas ngayon, ipinapahintulutan na ang makipag-asawa, ang mag-asawa ng lalaki sa lalaki at babae sa babae. Si Isis Aguera, kilala niyo po yun. Kinasal na. At napakarami pa. Ang Islam ba, ginawa ba yan ng Islam? Kaya mga kababayan, payo sa aking sarili at inyo, huwag po natin sisiraan ang Islam. Mag-aral tayo. Napakaraming naninira sa Islam. Subalit sila pa, kung sino pa yung naninira sa Islam, sila pa yung mayakap. Huwag niyong idamay ang reliyon ng tao sa kanyang pagkatao. Dahil ang tao, likas na nasa kanya ang makalimot, magkamali at magkasala. Maging ang kauna-unahang tao, tayo, pinaniniwalaan natin yan, Muslim at di-Muslim, na nilalang ng Diyos sa pamagitan ng kanyang dalawang kamay na si Adam, nagkamali. Ang sabi ni Allah, la taqrabu hadhihi shajara. Sabi ni Allah kay Adam at sa kanyang asawa, si Hawa o si Eva, huwag niyo nalapitan ang puno na yan. Huwag kayo kakain ng bunga. At mabilang kayo sa taong makasalanan. Dahil sa tao sila, nabulungan sila ng demonyo, lumapit sila at sila ay nagkasala. Ito ay nakasaad sa banal ng Quran. Gayun din sa Biblia. Ngayon, tao sila, propeta. Propeta si Adam, nagkamali. Paano pa kaya tayo? Subalit, pagkaraan niya makagawa ng kamalian, nagbalik loob siya sa kanyang Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, mga kababayan, pag-aralan po natin ang Islam. Huwag tayong salita ng salita about Islam. Kung ang amo niyo hindi mabuti, kung ang mga kasama niyo hindi mabuti, kung ang inyong kaibigan na Muslim ay hindi mabuti, huwag niyong idamay ang reliyon. Kung nakikita mo, kung alam mo na ang reliyon ng Islam ay tama, pumasok ka. Pagkatapos, ikaw ang maging mabuti. Nang sa ganun, ikaw ay maging huwaran. Kung nakikita mo na ang Islam ay totoo, yakapin mo. Huwag kang magdalawang isip at ikaw ang magbago. Ikaw ang maging matuwi at maging huwaran ng iba. Dahil sinabi ni Allah sa banal na Quran, Ya ayuhal ladina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. O mga sumasampalataya, ang kausap mo ni Allah, ang mga Muslim, mga Arabo, mga Muslim sa buong mundo. Sino man ang tatalikod sa inyong pananampalataya, magpapadala si Allah ng mga bagong nasyon, bagong tao, at papalitan sila. Sino yun? Yung mga balik Islam, yung mga dating Katoliko, mga Hudyo, mga Budismo na yumakap sa Islam. Sila yung naging kapalit na mga purong Muslim. Dahil saan? Dahil tinalikuran nila ang pananampalatayang Islam. Muli, pag-aralan po natin ang Islam, huwag po tayong magsasalita na wala tayong kaalaman. Yung sisiraan natin ito, mumurahin natin dahil maaaring ang sinasabi natin bumalik sa ating sarili at maging dahilan ito upang madamay ang ating pananampalataya. Ang pananampalatayang Islam ay pinagbabawal na murahin ang ibang pananampalataya. Kung itinuro sa inyo yan, sa pananampalataya ninyo, eh ganyan pala ang pananampalataya ninyo. Walang yayakap dyan kasi nag-utos ng ang iyong pananampalataya na murahin ang kapwa. Pero yun, samantalang sa Islam, nakasaad sa banal Quran, na huwag mumurahin sila ng mga hindi sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang po, humingi po ako ng paumanin kung ako po ay nakasakit ng inyong damdamin at kapatawaran sa mga nasaktan. So, salamat sa Muhammad wa ta'ala. Bye.